Hello, hello, hello. Magandang gabi o magandang araw sa buong mundo. Nandito ang iyong tagapaglingkod, si Cheryl Quimada. Ang pag-uusapan po natin ngayon, kung sino ang ating totoong kaibigan. Malalaman natin yan. Una po, kung sino talaga ang totoong nating kaibigan. Ang totoong kaibigan po kasi ay palagi mo siyang kausap, kahit sa kulitan, kahit sa kantahan, at kung ano paman. Ang totoong kaibigan, pangalawa, ay nagsasabi sa iyo ng totoo. Malalaman din natin kung nagsisinungaling siya o hindi. Number 3, ang totoong kaibigan, humihingi sa iyo ng payo at palagi siyang nandyan, lalong-lalo na pag may problema ka. Ang totoong kaibigan, dinadamayan ka, lalong-lalo na pag may problema at lalo na sa pag-ibig, nandyan talaga ang tunay na kaibigan. At lalong-lalo na, pang-apat, ang tunay na kaibigan, nandyan siya lalo na sa galaan, sa kasiyahan, sa kaluguhan, at sa iba pa. Tumutulong din ang tunay na kaibigan, lalo na pag ikaw ay wala, siya ay mayroon, talagang nanglilibre yan ang tunay na kaibigan. Nakakaintindihan kung wala kang pera or walang-wala ka, tapos siya ay mayroon, talagang nakakaintindihan at nililibre ka niyan. Yan ang tunay na kaibigan. Panglima, ang tunay na kaibigan, kung ano man ang sekreto niya, ay sinasabi sa iyo. Kung ano man ang mga lihim-lihim niya, lalo na sa boyfriend, ay nagsasabi talaga ng totoo sa iyo, humihingi talaga ng payo sa iyo, at palagi kanyang kinakausap, lalong-lalo na sa magulang or may konting problema, humingi din siya ng payo sa iyo bilang kaibigan mo. Yan po ang totoong-totoong kaibigan na laging lumalapit sa iyo, palagi ding sumasabay sa mga kalokohan at katatawanan at kasiyahan. Pang-5, ang tunay na kaibigan, laging maaasahan. Kung saan ka man pupunta, sumasama talaga ang tunay na kaibigan. Sekreto kayo, hindi niya ipagsasabi sa iba. Talagang lahat ng tinatago ay kaaway ka at lagi kanyang kinakampihan. Palagi kang kinakampihan pag tunay siyang kaibigan, kinakampihan, hindi kanya pinapabayaan, lalong-lalo na kung may kaalitan ka. Ganyan ang tunay na kaibigan na walang iwanan. Kahit magkaasawa ka man, magkaanak ka man, nandyan pa rin at hindi kayo nagkakalimutan. Kahit na kunting panahon makapag-usap, kunting oras o minuto lang, pero nandyan pa rin sila at hindi nakakalimot sa inyong pagkakaibigan. Ano pa ang mangyari? Hindi talaga pwedeng magkakalimutan. Maalala pa rin ang lahat-lahat. Lalong-lalo na kahit tumatanda ka na, tulad ko ngayon, natanda na ako, hindi ako nakakalimot sa aking mga kaibigan na pinaka-best friend ko noon. Yan po ang tips ko sa inyo at malalaman niyo ang isang tunay na kaibigan, nagmamahalan ang magkakaibigan na tunay. So, yan lang muna ang ating tips ngayon sa inyo. Charot tips talaga. Pasensya na talaga kung ito lang po ang masasabi ko. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Sana wala po kayong sawa sa panood sa akin. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click the bell button, and share, and like, and comment down below. So maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. And God bless you all. Bye-bye! Bye-bye!